Magtuturing na isang polusyon, ganyan kung isa larawan ng alyansa na nagkakaisang mamayan o anim ang tila mas lumalaganap na political dynasty sa gobyerno. Sa ginanap na paglagda sa manifesto ng grupo sa kanilang programa ngayong araw sa Club Pilipino, nagsama-sama ang iba't ibang sektor para hilingin ang pagiging malaya ng bansa sa korupsyon, political dynasty at electoral fraud. Sa talumpati ni Attorney Alex Lacson, ipinaliwanag nito kung bakit nagiging sanhi ng mabagal na pag-unlad ang mga political dynasty. Anya, hinaharang ng mga political dynasty ang pagpasok ng mga bagong idea dahil mas inaalagaan naman ito ang kanilang sariling interes. Dagdag niya, kailangan ng mga malakas na kandidato na hahamon sa makapangyarihan o kapangyarihan ng mga dynasty upang umunlad ang bansa. Hinihat lang sa pag-angat ang pag-asenso ng ating bansa. Cancer sila ng ating lipunan. Mga pamilya sila na mga buhaya. We must stop them. We must declare one on them. Tanggalin natin sila sa ating sistema. And we must save our people and our nation from them. Hinaman rin ng grupo ang Senado at Kongreso na pakinggan ang taong bayan at bumalangkas o ipatupad ang batas laban sa political dynasty. Umaapila rin sila sa Pangulo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makapagpasa ng bill na matutukoy kung ano ang political dynasty. Isa rin sa mga politiko na nakikiisa sa okasyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na muling nilinaw na hindi siya naghahangad ng mas mataas sa posisyon, kundi nais lang raw niyang baguhin at mas pagandahin pa ang direksyon ng gobyerno para sa mga susunod na henerasyon. I don't want to be apologizing to them and experiencing regret for the simple reason that regret is probably one of the most painful human emotions. That's the reason why now we are doing something about it.